Sana dan nama-Mu Yesus Santo. Amin. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyong mga kapatid. Ano ba ang kasa? Ama namin, makapagilan kami, tugunin mo sa aming kailangan mo si San Kim Taekwon at mga kasamahan na ngayon binugunin ka upang kami na nagtiriwang sa pagbabalangan sa magdari makasunod sa kanilang kagagalan sa bumanang palataya. Sa pagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa ko makikita tayo na sa lalamadaling panahon. Gayun pa yung sinulat ko rin ang mga kagabihin ito upang hindi man ako makarating agad ay malalang muli ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay ng Diyos. Sa simbahan na siyang maligid ng sarili ng katotohanan. Napakahiwaga ang mga katotohanan ng ating reliyon. Siya ay nahayag ng maging tao at kinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa libutan, pinaniwala ng lahat, at sa langit ay tinangga ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanila,
kayo po ang lahat. Pero yung pagyayang itinayang ang pagbibigay
pagkapatiyo sa turo ng pananampalataya. Kasi makikita doon yan, makikita sa bunga. Sa bunga. Doon higit na malalaman. Pero sa atin na pumisa, medyo may katagalan. Kasi kapag hinintay mo pa yung bunga, pero huwag tayong magmadali. Kasi ang mundo nito ay palaging nagmamadali. Ang pinapanay ni Jesus ay yung pagkilos ng ating gawain sa ayon sa pamantayan na ipinagkaloob ng ating pananampalataya ay sigurado magdudulot sa ating na kaayusan, hindi kapahamakan. Bagaman, maaaring hindi karakaraka, pero siguradong tama ang landas na hinatahak natin sa mundong ating ginagawa. E po, paganda po yung term na ginamit ko sa atin sa ipapailo ngayon sa araw na ito na pinamanin ko sa atin, no? Sabi nito ay ang kanunan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Ang karunungan ng Diyos. Ito po yung pinanghawakan natin bilang bahagi ng ating pananampalataya. Karunungan ng Diyos. Wisdom of God. Nasabi na natin ngayong panahon na ito ay maraming hindi sumasangkal at mayroon din mismo sumasaluhan. Gawa ng mga karanasan na ipinamamahit, pero on the long run, ito yung magdudulog sa ating hindi na kapahamakan. Kapag nalibawa naman, yung torture, sabi nga yung torture, ay hindi natin sinasakayunan. Maging ito man ay maging pamantayan ng gising. Kasi pagpapahirap ito sa kapwa-tao. Pagpapahirap ito sa kapwa-tao. Kaya, nababalita tayo ngayon, mayroon namatay sa hazing. Kasi inflicting harm. Hindi yan yung daan na pinapamanak sa atin ang buong kapal. Hindi dapat tayo nagdudulot ng sakit at sakit sa ating kapwa. Hindi yan yung ating landas na tinatahak. Yung manakit ka sa kapwa mo, kaya sabi mo'y para maipakita na ikaw ay tapat. Hindi yan yung pamaraan na pinagtuturo sa atin ng pananampalataya. Ay bahagi yun ang usahan na makita natin. May iba pa papamaraan mo. Para may ipakita yung loyalty mo. Kasi hindi yung landas na ipinamamanig sa atin ang formula. Kasi bakit? Well, sabi na natin ay minsan lang ito. Pero yung sabi, sabi na natin ay you are traveling in a very dangerous road na binibigyan mo ng posibilidad na ikaw ay lalong magdulot ng kapahamakan sa kapwa. Dito ay nakita natin ay ang dulot ng kamabayan. Pero hindi naman yan, no? Yung pag-i-inflict ng harap. Yan ang sabi ba, bagaman, ito yung pag-uling kong hamon,
Kasi hindi pa lahat nakikita yung sana maging bahagi ng ating pagtugon na alin, yung ating parokya ay gawa ng Saint Martin de Porcelain. Healing! Nagpapagaling! Hindi nagbibigyan ng sakit. Maging ano bang uri ng sakit at ito'y nagbibigay ng kagalingan. Anong mang uri ng kagalingan? Kasi yun ang turo ng Jesus. Holiness, fullness, no? Kabuuan, kagalingan, kaayusan. Hindi ka papaka. Hindi magdudulot ng sakit. Maging ito man ang katawan, sa espiritu, o sa damdamin. Yun yung nais natin na matigyan ng hindi na pagtugon, pagkasinalin, magaling na. So, hindi ko naman yung makita mo, yun din yung tatahapin natin. Kaya dapat inalit, ha? Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na maaaring makapagdulot ng kapahamakan sa ibang tao, pagkasinalin, magaling na. Kaya yun po yung sana makita ko natin. Kaya sabi ba ay isa yun sa devotion na ipapakita natin ang ating mga sana po bukas ay Webes. So yung ating pagtugon para po sa ating panalangin para sa mga may sakit sa rapat ng poong ni Kabalo. Yun yung ating apostolik. At makita natin na ang nais natin ng kagalingan, hindi karamdaman, hindi sakit, hindi pananakit, hindi sakit. Ngunit kaayusan at kalinawa. Pero iyan po yung tinatawag natin ng verse na kailangan natin kahapin. At yan, ay kung tawagin natin na ikutusin ko'y dapat ay pulsa. Pulsa. Yun yung maging bahagi ng ating nagtanda. Kaya ako yung maalala ay maging bahagi ng aking pagigilan ng last Saturday, last week. Hindi po araw ang ito, naalit. Na hindi dapat tayo nag-iisip ng masama. Isip pa lamang, hindi na tayo pwede mag-isip ng masama sa kapwa natin. Isip lang yun. Pero hindi dapat yung nag-iisip. Bakit? Ay, hindi yun ang karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay mag-isip tayo ng mabuti. Kasi yun ang iniisip ng Diyos. Kabutihan. Kaya kahit may ibang tao nag-iisip ng masama sa atin. Bakit? Mabuti tayo eh. Mabuti tayo. Hindi tayo masama. Kaya sabi ni Father, kahit na ba ginagawa ka ng masama, sabi ni Diba eh, babalik ako kapag mabalik ang kausap ko. Hindi eh. Dapat mabalik ka kahit may kausap mo hindi mabalik. Kahit may kahalap mo hindi mabalik. Bakit? Mabalik ka eh. Kung ikaw lamang yung mabait, kasi ang kausap mo ay mabait, hindi ka mabait. Kasi yung mabait, mabait. All the way. Yan yung tinatawag natin karubungan ng Diyos. Makita natin, at ito yung pinapaalala sa atin. Ano yung identity mo? Kaway mga Diyos. Opo, ako'y mga Diyos. Dapat ginagawa mo yung mga bagay ng mga Diyos. Iniiwasan mo yung mga bagay ng hindi mga Diyos. Hindi ka dapat nag-iisip ng masama sa kapwa. Kasi bakit? Hindi mga Diyos yun. Kasi kayo, idulog natin sa harapan ng poong magawa. Lalong-lalo na po kay mga
pananaw, kaisipan, na palaging hinahamon ang aking pananampalataya. Pero nawa ay makita natin yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Ngayon aming gagalakala sa isang hintay ko ng mga kasama ng pangalap. Sige, kapanalin namin ang panindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ng mga kayo. Sapagat ang darapan ng kanilang mga tularan, ang iyon na ang nagayon sa iyong buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiri lumanap, hindi dahil sa karatagay ng lakas, hindi dahil sa hindi ng lakas. Kaya ang isang ng mga anghel at sisiawin ang mapuri sa iyo na walang pangpalo sa kalapitan. Kami nagpupuli sa iyo, kalapitan. Santo, hindi naman ang matapos sa mabunan ng mga kanyang kalis, hindi kanyang tunay sa laman. Iniabon niya ang kalis sa kanyang mga nagay ng sinabi. Ang kabili ng lahat ng pagdunan ito ang kalis ng aking dugo at bago ang ato ng pagkipat. Ang aking dugo ang ibong buhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawa ng maras, gawin niyo ito sa pag-alaala.
sa pamamagitan ng Kristo kasama ng sa kanyang lahat ng karangalan patuloy sa iyo. Diyos amang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawa na ang dahil. Amen. Para tayo ay tunay na makita sa ating pamumuhay ang karunungan ng Diyos. Amen.
Subalit hindi hinayaan
kayo ng pagkapuot. Tulungin pamili ako ang aming mga kamay sa mga biktima ng kalasan upang ang aming walang maling ng pag-ibig ang siyang tumulong sa pagbilog ng kanilang mga suka. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinayala ka siya kami sa pakikibaka para sa kaharunan. Tulungan kami upang walang titik kami tumigos laban sa kamatayang ginagawang bigay ng pamahalaan. Ngayon din naman, tulungan yung pagpapaguli ang lingkunan sa pagkakaroon ng katotohanan, kaharunan, pag-ibig at pagkala upang huminto ang karanasan at maligid ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayin niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Natinitanyo, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama namin, bumika at mapagmahal, ipinagdiriming mo ang misteryo ng krus sa mga martir ng banal. Ipagkaloob ng ganung pinatatak ng banal at pagkinabang ay mga manatiling matapag kay Kristo sa pagmamalasak at sanan sa pamamigyan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawa. Amen. Sumayin niyo ang mga kapangyarihan. At sumayin niyo. Magpalalim kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayroon kayo, paglalim, ang pag-ibig, ang awa, mga Diyos. Salamat.